Okay, magandang araw ulit mga kaibigan. So, welcome back sa channel natin, Bombastic. Okay. So, yung topic po natin sa ngayon ay tungkol sa biasing po. Okay. So, sa biasing circuit natin. So, yung iba kasi nagtataka bakit daw dalawa yung trimmer or bakit may trimmer. So, ganito po kasi yan. Yung iba kaya wala na pong trimmer, naka-fix bias na po yun. Meaning, nakalibrate po nila na maayos yun bago i-fix yung circuit. So, bago i-design yung circuit PCB board niya, talagang dumaan siya sa magandang calibration. Kaya nung final fabrication na siya, so wala na siyang trimmer. So, hindi rin siguro siya ganong kasilan na i-bias. Kaya, na-i-fix bias siya kaagad ng walang trimmer. So, katulad nito, ito ay board ng 5U2. So, yung iba, mayroon tayong tinatawag na bias transistor. So, yung nakakabit dito sa heatsink, so, yun po yung bias transistor niya. At yung nakakonnect na resistor dito, itong dalawa. So, ito po yung mga bias resistor niya. So, ito po yung nagbabalance ng BBE natin. So, kapag ka hindi po nag-balance yung BBE voltage ng dalawang type ng UPT, ng output, so, may pwede tayo mag-adjust dito sa mga resistor na to. Okay? So, yung ibang amplifier naman ay walang bias transistor katulad nito. So, pwede rin natin yan lagyan. Okay? So, dalawa yung bias adjustment dahil yung isa para sa adjustment ng BBE sa output para maibalance po natin yung biasing ng drive hanggang UPT para pantay po yung current na ibubuga ng bawat output. So pag hindi po kasi nagpantay yung BBE voltage ng PNP or NPN, so magtataka ka bakit nung masira yung ang nasira lang yung NPN side. Yung PNP buhay. So, maaring hindi pantay. So, ang nangyari doon, pirsado yung isa. Kaya, nung nag-work yung circuit, mas pagod yung kabilang type. Kasi mas, ano siya, mas mataas yung, ano niya, BBE or hindi nag-balance yung BBE niya. So, ganun ang nangyayari kapag hindi pantay. So, sayang yung pagkagawa ng circuit dahil hindi balance, so hindi masyado nag-work yung kabilang type ng 100% kasi yung hindi nga nagpantay yung BBE bias natin. So mahalaga na maipantay natin yung BBE voltage sa output, may load na speaker or wala. Okay? So the same time, yung isang trimmer naman po ay para sa DCO natin dito. Sa DC output, sa pinakaano natin, speaker line. So, pag nag-DC out po kasi yan, pwede na pong mag-clip or mag-protect yung amplifier. So, hindi na po mag-on yung speaker relay mo, yung protect circuit. So, possible din madamay yung output kapag may speaker na naka-load kung wala kang speaker protect. At kahit nga may speaker protect, minsan, depende pa rin sa calibration. Kung gaano niya kinalibrate ng yung kakayanan o stability ng circuit, kung gaano siya katatag. Kung hindi ganun katatag yung stability calibration, so konting pagbabago lang sa biasing, may masisira na kaagad. So dapat hindi, para sa akin, hindi naka-maximize yung biasing, sakto lang. Kasi pag na-maximize mo yung biasing mo doon sa circuit, sa papuntang final. So, puputukan talaga palagi yung final natin, yung output. Okay, so ito para sa DC out, DCO. So, dito mamonitor natin sa so wala siyang DC sa offset natin. Okay. So, yung iba, ginagamit ay diode bias resistor lang. Okay. So, yun po yung kadalasan ginagamit ng mga amplifier transistor. Okay, so bago pala tayo. Okay, so
sana ba yung magpasa shoutout sa atin? Right? Okay, so shoutout natin si Kabayan Vlogs at si Kabayan Vlogs na isa ring may ano, YouTuber din at yung kanyang channel, so pwede na natin dalawin 'yon. At si Umbay, okay? Shout out sa iyo, bro, at ingat at God bless sa inyo dyan. At kay Kuya Jay Barber, Barber Shop dyan sa Riverside, Commonwealth. Okay, so shout out ko rin si Ronel Birana, isa rin audio master natin na ano, matinda rin. Okay, so shout out din natin si Michael Madarang Lumantad, okay? Okay, so biasing yung ano natin. So dalawa yung adjustment natin, trimmer. Kadalasan dalawa ang trimmer sa mga professional or ano, dalawa. Or yung iba pa nga tatlo. Kasi nga dalawang type yung differential. So may NP and PNP. So dahil ito ay single differential lang. At resistor diode biasing lang siya sa bus circuit natin. Okay. So ang gagawin natin ngayon ay susukatan natin ang BBE voltage ng output. So ito po ay tumutunog na. So kadalasan BBE, kadalasan naglalaro 'yan sa 0.5 below. So pag 0.6, 0.7 medyo critical yan. Okay, susukatan muna natin. So, dito makikita. Okay, so yung tester po na ito ay nakakabit sa BBE rin ng PNP side. So, kung makikita nyo, 0.0 volt lang siya. So, sukatan natin yung NPN side. So, 0.00 lang din siya. So, wala siyang. So, almost millivolts lang or 0 volts halos. Okay, so mayroon siyang mababa lang na BBE voltage. So kailan siya nagkakaroon? Pag may audio na. Pag may audio na, nagkakaroon na siya ng BBE voltage. So tingnan natin kabilang side kung mayroon. So pantay yung voltage ng dalawa. Ayan. So, walang problema sa ganun, 0.0 volts halos or millivolts lang ang BBE natin. At balance naman. So, walang maging problema sa ganun, sir, kasi yun ang design niya. So, nagkakaroon lang siya ng BBE voltage kapag may audio output na tayo. Okay. So, paano natin itaas ang BBE voltage nitong circuit na ito? So gagamit tayo ng reference kadalasan para mas mapataas natin ang BBE voltage. So gagayahin natin ang circuit na ito. So kung makikita nyo, parang sa 5 auto lang din ito, ayan. So ayan yung ano, so base emitter, base collector, may resistor na ginagamit na 100 ohms. Okay? So depende sa circuit mo 'yan. So, maghanap ka ng resistor na magmamatch sa circuit mo sa rail voltage mo. So, may aakmang resistor value yan. Depende sa design ng ampli mo. So, maaring hindi magpantay itong dalawa. Importante, makuha mo yung BBE voltage na pantay doon sa OPT. Okay? So, halimbawa, nakakuha ka ng 100 ohms sa kabila, 330 ohms. Hindi nakuha mo naman yung 0.3 ng BBE, so pwedeng-pwede na rin yan. So pwede rin, para kung hindi mo ma-fix ka agad, so maglagay ka ng trimmer, resistor dito sa portion na ito. Okay? So may hinanda na tayo na ganitong circuit. So kadalasan ginagamit sa biasing transistor natin ay 2N551. So, yan yung ginagamit din sa 502 dito, naka-heatsink, or 9041.
9014, ayan, or 551. So naka-heatsink po siya. So tinatawag din nila ito nga thermal sen, kaya naka-heatsink. Okay? So yung iba naman, yung magamit ng MGA340 NPN high voltage. So kapag ka mga high voltage transistor na, high voltage amplifier. So ito na po yung ginagamit. Okay. So sa experience ko po, habang tumataas ang voltage, mas maganda po mas gumamit ka ng mas malalaki pang transistor. So kung ang ginagamit mo ay ganito lang or ganito, so pwede kang gumamit ng 5198 or 5198 or okay, so pwede tayong gumamit ng 5198. So walang problema yan kahit maliit o malaki, pero siyempre pag malaki mas matibay. So ma-experience niyo yan pag gumawa kayo ng mga amplifier ng mga 130 BDC or 100 BDC pataas. Mas iba talaga pag malaki gagamitin na biasing. Mas solid, mas matibay, mas gumanda ang tunog. Mas stable yung stability ng circuit at walang kaba kahit sa babaran pa. Kasi pag gumamit ka nga naman ng mas maliliit, so gasino lang naman yung amperahe na kayang hawakan nito. So konting kaluskos lang ng kuryente, magugulat ito kaagad. Magugulat ito kaagad. 200. Okay, dumating na kasi yung order natin sa Shopee na board. So, ayan. So, pabayaran natin. Order ko ito galing Indonesia. Payata ito, Malaysia. So, i-demo rin natin ito paano gawin. So, back to topic muna tayo. So, sa ginawa ko, so, sa biasing natin, kung makikita nyo dito ay, ayan, ang biasing natin ay base emitter, base collector. So, ito yung bias resistor natin ng dalawa. So, pwede tayong mag-adjust dyan para magbago yung current. Makokontrol niya yung current ng dalawang bus circuit. Or single bus lang, ganun din. So, mas maitatama natin yung calibration. At maikukumpara nyo yan, mas good quality yung audio. Compare sa diode at resistor bias lang. Okay, so patunogin muna natin itong circuit na to. So, ayan, go-working yung DCO natin, guys. So, tandaan natin, yung BBE natin ay standby mode. Pag walang volume, zero-zero siya. So, almost zero volts. So, nagkakaroon lang siya ng BBE voltage kapag ka may audio na. So, ang gagawin natin ngayon ay papataasin natin ang BBE voltage. Okay. So, ang gagamitin natin ay ito or i-apply natin itong circuit na to. So, ang ginawa ko nga lang ay naglagay ako ng trimmer. So, ang gamit ko ay dalawang 330 ohms. So, yun ang nag-match dito sa supply ko at sa circuit ko. Okay, so ang ginamit ko ay dalawang 330, so nag-series pa ako ng 1K resistor. Okay. Sa base. So, laging tandaan na yung base current, adjust, control. So, pag na-control natin yung base, magbabago yung current sa emitter. So, pag nagbago yung current or voltage sa emitter, so ma-adjust niya na lahat yung current supply para sa bus circuit natin. So, okay, kakabit natin ito. Anong mangyayari? Okay. So, patayin ko muna yung ampli. Okay, so tatanggalin ko yung resistor na bias resistor. Okay, so ito siguro ay saan ko ikakabit para makita niya. Siguro dito na lang sa gilid. Yan.
Kita niya naman ata. Ayan. Okay, so maganda, itornilyo ko muna siya. Para iwas po sa itayo. So yung trimmer, itataas lang natin para gumitaw po. Gumitaw, so hindi maganda dahil pag nag-adjust tayo, eh, hindi natin ma-adjust yung base current. Okay. Tandaan nyo lagi, yung base natin ay adjust control or control. So kung ma-adjust natin yung base, so magbabago rin, magbabaris din yung control output or lumalabas na kuryente sa emitter. Okay. So, consider na lang naka-heatsink siya. So, ayan na. Adjust na natin. Ganun. Okay. So, yung collector para sa isang paa ng parang positive polarity. So yung current flow, natural yung positive papasok sa collector ng NPN side. Kapag NPN, no, kadalasan na collector ay positive polarity. So okay, yan na timpla na natin. So, hindi na natin masyadong pag-usapan yung trimmer sa differential kasi DC out lang naman yung magiging function nun sa DCO. So, ang magiging focus tayo ngayon dito sa okay, lapit-lapit natin. Ang kanya na lang siguro. Malinaw na siguro yan. Okay. So, ayan. So, nakabit na natin ang bias. Balance bias transistor natin. So, balance bias na siya ngayon. Pang balance bias transistor na siya. Hindi na siya bias resistor. Hindi na siya bias resistor lang. Okay. So, dahil transistorized na ginamit natin, okay. Ayan. So, dahil transistorized na ang ginamit natin, so, testing na natin. Okay. So, titingnan natin yung BBE kung ano mangyayari. Ayan. May 0.4 tayo. Umakyat. So, may audio kaya tayo. May audio. So, 0.4. Tingnan natin itong kabila kung ilang volts. So, makikita naman sa tester dito. So, 0.4 din. Oh. So, nag-balance nga siya kaagad. Oh. 0.4. So, try natin i-adjust mo siya. So, ito adjust ko yung trimmer na kinilagay ko. Ano mangyayari? So, yan. 0.6 yung isa. 0.6 din yung kabila. So, round off mo to 0.6 na rin. Okay. So, tumaas. Yan. 0.5. So, 0.4 yun. So, ilan yung pinakamababang bias nito? 0.3. Oh, 0.3. Yan, 0.2 meron. Okay. So, siguro lagay ko na lang dito sa so, mag 0.3. So, round off na lang natin kasi itong magkaiba sila ng tester eh. So, nag 0.3 volts na lang ako, pantay. So, wag na natin i-ano yung sobra, yung butal, yung 0.3. So, 0.3 volts, balance. Okay. So, ano mangyayari nung kapag hindi balance, hindi pantay? So, may tendency yung kapag may temperature test, ano ka, medyo mainit yung kabila na side. So, kailangan talaga maitama mo yung biasing. So, pwede rin naman basta pasok kasi ang ano natin, range ng ano natin, ay 0.5. So, kahit mag 0.5 tayo or 0.4, pwede rin.
So yan, naka ano tayo, 0.3. So adjust tayo. So try natin mag ay naka 0.2 yan. Try natin mag taas. Yan, 0.4. Yan, 0.4. 0.44 yung sayang isa, 0.42. So normal na, ayos lang din po yan. Always round up po natin yung magkaganyan. So yung DCO, wala pa rin pagbabago habang nag-adjust tayo. So yung icing lumalabas. So yung clipping point natin, working pa din. So hindi ko masyado nilakasan yan sa mixer. Kasi actually, yung tugtog niya, napakalakas na yan kapag speaker ay kabit ko. Horn yan eh. May 2.2 microfarad tayo na nakadrop doon sa ano. So ganun lang po yung nakahalagahan ng dalawa yung bias. So mas naipapantay po natin yung BBE ng output bias natin. So DCO yung isa para sa balance bias. So ganun lang po ka tin ka simple i-bias yung ano yung circuit ng amplifier. Tandaan po natin habang nagtataas tayo ng voltage, real voltage, mas nalalapit sa critical point. Kaya dapat alam natin yung working voltage ng bawat transistor na kinakabit. Katulad dito, kinabit ko dito 5200. Pero yung output ko maliliit. Okay lang kasi pero ito kasi board na to, naka-design to sa mataas na voltage. Kasi nag-experiment ako ng around 200, mga 200 or higit pa na amplifier. So, nagkaroon ako ng sarili kong experiment. So, nilakihan ko na lahat. Pati yung pinaka-bias niya, gagamitin ko talaga dito, 5200 na. Mas, kaya kung makikita niyo yung sa pare ko na amp, 5200 na ang pinaka-bias transistor. Kaya pag kahit umabot pa ako ng mga 120 AC, kahit umakyat pa ng hindi siya ganun ka-critical. Kasi yun nga, ang ano natin kasi doon, pinag-uusapan natin sa driver board, yung stability niya. Meaning, kung gaano siya ka-tatag, kahit high voltage na siya, dahil malaki yung tolerance level na binigay mo sa mga transistor at yung calibration mo pa sa biasing resistor or gumamit tayo ng depende kasi sa pag-calibrate yan, no? Ginagamitan natin siya ng tinatawag na bias voltage divider biasing. So malaking tulong yun. Katulad nito, nagtaas ako ng resistor kasi ang ginamit ko na paraan dito sa pagbabias ay voltage divider, ay bias voltage divider transistor. So nagkakaroon siya ng self bias. So katulong yung resistor sa pagbabias para ma-bias yung transistor. So yung iba kasi nagbabias, hindi niya ginagalaw yung masyado yung resistor. Gumagamit ng mga current limiter. Pwede rin yung ganun. Kaya nga maraming paraan sa pagbabias. Actually apat yan eh. Sa pagbabias ng transistor. So, dapat mapag-aralan nyo rin yan. Ako, gusto ko yung voltage divider biasing. Mayroon din siyang tinatawag na self-bias. So, mas madali ko nakukuha yung circuit na kakalibrate. At mas stable yung biasing. So, katulad dito, may 0.4 yung BBE. So, final natin, ilan ulit dito? Okay. So tumaas na siya konti, so adjustin natin. Siguro kasi luma yung trimmer ko, so adjustin natin. Sabay pang adjust natin. So kailangan talaga hanggat maaari maganda. Ayun, 0.4 na. Paplang tuwit lang siguro yung kuryente. Ayan. Babaan natin konti.
Four. Ayan, 0.5. Ayan na lang, 0.5. Mas okay siya sa 0.5. Pantay talaga siya. Ayan. So, mas pantay siya sa 0.5. So, pasok naman sa tolerance natin yan. Okay. So, siguro mas stable siya sa 0.5. Mas dyan na lang natin sa air maintain. At least pasok sa BBA. Ang BBA kasi natin, 0.7 below. Pero wag naman natin isagad. 0.5 minan tayo below. So, kung lalagyan natin ng speaker yan, so, ano magiging tunog niyan? So, ganito magiging tunog niyan. So, isabay na lang natin din ito. So, dito ko na lang siguro ito ipakagat sa, ano, sa malapit dito sa driver unit. Ayan. So, dito na ako kukuha ng stars. Ayan. So, volume tayo. Are you okay? So, yung kanina, yung isang design natin kanina, pag walang volume, 0.0 volts siya. So, pag may audio na, tumataas. So, ito naman, ano nangyayari? So, 0.5. Pantay, 0.51. So, pag binu-volume natin, naglalaro lang ang ganyan. So, may kunting fluctuation din. So, yun lang po ang topic natin about biasing. So, sana nakatulong yung topic na ito sa mga nag-DIY at gustong matuto. So, sa mga ano, at tsaga-tsaga lang po tayo. Ako naman, medyo ano na rin tayo. Bihira na tayo makapag-vlog kasi busy din. May dalawa tayong estudyante nag-aaral. Kailangan din na kumayod din. Ako naman, isishare ko na lang yung mga natutunan ko. Ano man yung may tulong ko sa mga beginners, handa akong i-share. Basta magtanong lang kayo at sikapin ko yung buong makakaya ko para sa lahat. Okay, so hindi naman natin kasi madadala sa langit yan. So, share your blessing. So, yan lang po at God bless. Sa lahat po ng nag-subscribe sa channel natin at actually 4 na beses na pala ako pinadalhan ito. Nagka-traffic lang doon sa Philpost, so hindi ko lang pala talaga nakuha siya. So sayang yung mga ilang panahon na hindi ko agad nakuha ito. Ako na lang pala inaantay. Salamat at may ano na tayo dahil sa inyo at utang ko sa inyo to at di bali magagawa ako ng circuit na makakatulong sa inyo. Gagawa ako ng amplifier rins to 100 AC to 120 AC, i-release ko dito sa channel ko, so pwede niyo yung kopyahin, maximum 120 AC, then pwede niyo agad i-DIY yon, so pangtapat niyo sa malalakas na amplifier. So soon din na pinag-aaralan ko na rin yung class H. So, yung mga gawa nating
amplifier. So, ika-class H na rin natin. So, pinaka-basic kasi sa amplifier ay dapat ma-calibrate mo muna sa maximum voltage na gusto mo. So, halimbawa, 120 AC. So, calibrate mo sa 120 AC bago mo siya gawing class H. Siyempre, yung high rail mo doon, yun na yung 120 AC. Pero siyempre, naka-DC na yun. Equivalent to 160 BDC. So kung gaano i-calibrate yung driver circuit mo, kakayanin yan ni 5200. Okay? So yan ang mga next natin at abangan nyo na lang dito sa channel ko. At God bless ulit at salamat dito. At sa mga baguhan dyan, subscribe nyo naman. Share lang naman din tayo. At,